Bonang kasi ewan ko. Pero si Bonang ano ngayon eh, larong-laro si Bonang ngayon eh, ML na si Bonang. Stack no. Idol Zap, ikaw na lang mag-coach. Guys, ito ah. Ulitin ko. Guys, kaya hindi ako nagko-coach. Kaya gusto ko mag-coach pero ayaw ni Muntun. Ayaw ni Mobile Legends na mag-coach ako. Ang gusto niya, nasa main 5 ako. Nasa main 5 ako o player pa rin ako o kaya nasa 6 man ako. Ayaw pumayag ni Muntun na mag-coach ako. Pero ngayon guys, yung mid lane namin na player, medyo... Basta abangan nyo na lang guys, abangan nyo na lang kung sino yung kukunin namin na player. Kumbaga, magkakaroon kami ng scrim mamaya, susubukan namin. Hindi naman, siyempre, hindi naman porket may nawala. Diba? Hindi naman porket nawala, hindi na kaya manalo. Okay lang naman. Hindi na naman ako nangihinayang, Kaya ako nangihinayang kasi dapat isa lang yung mawawala, naging dalawa. Yun, doon lang ako nangihinayang. Bali, dalawang players yung nawala. Kumbaga, basta sayang, nasasayangan lang ako. Ang dapat hindi naman talaga mangyayari yun. Ano ba? Sa tingin mo ba? Ikaw na lang kasi ko, Rydell Meta naman, last boost yun, pati... Ay, shout out kay Daylan Cabrera, shout out sa inyo. So yun, guys, doon na sa Daylan na 8, baka siya, kasi syempre, medyo, ano siya, basta si 8, ano siya, siguro na-down din yun sa mga fans. Ayun, baka siguro sa ganun din. Masyado siyang, ano siya, kumbaga, siya yung player na, ano, naapektuhan, kahit dati pa lang sa amin, pag nakikita ko yun, nababasa niya yung mga comments ng mga bashers niya, nawawala yung confidence niya sa sarili. Kaya ayun yung mga payo ko sa mga player. Basta nagkakaroon na kayo ng fans na... Pag nagkakaroon na kayo ng sobrang daming fans, tapos kailangan marunong kayo mag-handle. Siyempre, dating dyan yung mga bashers. Dapat, ako bilib nga ako kay Carl Tisi. Matangin na si Carl Tisi, di ba? Isipin nyo yun. Wala siyang pakialam sa mga bashers niya. Pero walang kaya maglaro, di ba? Tingin mo ba, ibabayot mo ba si Venus o kaya si Wise? Ito, guys. Guys, kasi pa nag-buyout ka, ganda yan ha. Pag nag-buyout ka, dalawa yan. Pag binayout mo si Wise, kailangan ibabayout mo rin si ano, si Venus. Ganyan yan. Siyempre, guys, pag nag-buyout ka kasi ng player, nasa million yan. Million yan, pag gano'n. Lalo na pag may mga 3 years contract, 2 years contract. 1 million, 2 million, 1.5. Depende sa contract nila yan. At siyempre yung sahod nila nung ano eh, babayaran mo yung buong sahod nila nung buong season. Nung nandun siya sa Onyx, tapos depende pa rin sa management nila yan. Kung magbabayot ako ng player, siguro, hindi, baka hindi. Kung ganun yung mangyayari, hindi ko mabayot. Kasi niniwala ako, madaming malakas na player. Hindi lang famous. Kumbaga marami talagang player na hindi lang sikat, kumbaga hindi lang nabibigyan ng potential na maglaro sa pro scene. Kasi tingin mo, sino's worth it i-buy out? Tangina, kung may worth it man na i-buy out para sa akin, sino ba pwede i-buy out? Para sa akin. Nakor ba? I-buy out, Nakor. Tangina, syempre wala na iba kundi si Kyle. Tangina, si Kyle lang naman. Si Kyle yung consistent maglaro ngayon. Putang pa, nakita niya nung last season. Talagang walang yaya maglaro si Carl Tisi, putang ina. Mas walang yaya talaga yun. Kahit tamad na player yun, pero pag nakita mo maglaro, talagang ano. Sa tingin mo ba, hihina yung execution? Guys, hindi naman, hindi hihina yan kasi, hindi yan hihina kasi syempre. Nandiyan si Eto Max, si Chuck, no. Kumbaga, kailangan lang talaga namin ng consistent na mid player. Hindi malakas, pati hindi, kanya lang yung role ng gitna, okay na yun. Para sa amin. Basta yung madisiplina ng mid lane player. Tapos naman sa gilid naman guys, sa siding namin, wala nang problema. Kasi sure ako marunong malakas din yung nakuha namin. But ba kasi wala... Ito guys. Ito kasi yung kaibahan na may contract. Mas na may contract ka. Kumbaga,
basta yung ganito, okay? Pag may contract kasi, parang ano eh, hindi mo... Basta, pag may contract kasi guys, kunwari, sa amin kasi walang contract. Walang contract sa amin. Ayun, mali din namin yun, walang contract. Kasi hindi ko, okay lang naman umalis yung player sa amin eh. Okay lang umalis sa amin player, basta sasabihin agad. Okay lang sa akin yun. Pati nagulat lang din ako, hindi ko ina-expect na alis talaga si Eight. Kumbaga biglaan talaga yung nangyari na yun. Sobrang, basta yun, nasyak kami lahat. Sobrang ano yun, out of nowhere yung pagkaano niya. Basta yun na yun. Kumbaga yung pinikayo ba lang, yung may mga contract. Pag may contract kasi sa ibang teams, di ba sa ibang team may contract? Para silang ano eh, hindi sila pwede umalis doon hanggang walang, hanggang hindi sila naka-buy out. Alam ba, 3 years yung contract nila, 2 years yung contract nila. Kailangan mo muna sila i-buy out bago sila makaalis. Alam ba, ganun nga yun. Kumbaga wala kang choice. Pero depende pa rin sa usapan ng management yan. Kumbaga, yun. Kasi dito guys, kasi dito sa amin, hindi namin sinasakal yung players. Kumbaga, pero, basta yun yun. Ay, kay Jelly Brianes, pati kay si Gildark ko ninyo. Guys, ito ha. Napunod ko yung Gildark, napunod ko. Kasi may tropa nagsabi sa akin na si Gildark daw kunin namin. Ngayon, sinush ko si Gildark. Alam ko, Gildark Place yata yun, Gildark Place. Marunong yung player na yun. Marunong yung player kasi assassin user. Helcurtling, napunod ko yung mga highlights niya. Pero kasi, guys, yung midling kasi, ano yun eh, hindi naman pure assassin yun. Pero, kasi parang limited lang din yung hero ni Gildark. Hindi ko sure. Ano, Pax? No, Pax? Oh, hindi ko sure kung marunong siya mag-marksman, ganyan, no, assassin. Gucci yun si Gildark. Pero, sabi din kasi ng iba, limited lang doon yung hero ni Gildark. Pero marunong siya, no, si Gildark. Si KelVJ, lad. Si KelVJ ba? Ano pa rin? Inalis na ba si KelVJ? Pax! Oh. Inalis na ba si KelVJ? Oo. Oh. Ano siguro guys, kaya inalis si KelVJ, baka mag-focus na siya sa pag-aaral. Pero hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Basta sabi-sabi lang din. Baka mag-focus na siya sa pag-aaral. Pero alam ko kung gusto niya pa rin maglaro. Kasi sabi niya sa interview, di ba, kaya niya pagsabayin. Sino pa ba? This season ba, mag-sign na kayo ng contract? Ito, legit to ha. Napakaswerte. Sobrang swerte ng ibang team kasi nakuha nila sa amin yung mga players ng libre. Tangina, legit. Legit pa sa legit. Diba, putang ina? Si Benny nasa Aura, tapos si Hate nasa Onyx. Ayan. Kumbaga, wala talagang, ano yun, bonus. Libre lang yun. Kasi hindi rin, kasi guys, si Benny talaga hindi aalis sa X yun. Kumbaga, sinabi niya sa akin na, ano tol, may sabi niya, bigla niyang binawi yun na hindi na siya, ayaw niya na daw umalis. Kaso nga, nagtanong siya sa akin, sabi niya, may pumalit na ba sa akin? Sabi ko, yun nga, oo. Oh. Ay, shoutout kay Bon Jovit, kay Arvin Rizos. Shoutout, boss. Ayun nga, kaya, yung sinabi niyang, tinanong yung binawi niya na, sabi niya, balik ako sa ex eh. Di na daw siya aalis. Ayun nga, may pumalit na sa kanya. Syempre, akala ko naman kasi si Eight, mag-stay pa rin yung pala, aalis na din. Yun, di ba, sobrang ano? Kumbaga, dalawin na wala sa amin, putang ina. Kumbaga, talagang ano? Wait. Kung alam ko lang talaga, una pa lang, putang ina. Kasi sinabi lang talaga, para walang problema. Kumbaga, hindi namin naman problema maghanap kasi malapit na yung tournament namin. Eh di, syempre, for sure, yung dalawa namin makukuha, syempre, kapaan na naman to. Kumbaga, simula ulit. Kumbaga, simula na naman sa una. Pero okay lang. That's life. Para, basta pag doon, pag may mga players kayo, putang ina, sabihin, pag mga players kayo, sabihin nyo muna na aalis kayo para, sabihin nyo agad na mas maaga. Kasi pag ganito kasi malapit na yung tournament kasi, di ba, pag malapit na yung tournament, kasi,
kumpiyansa ako na walang alis na si Benny lang. Yun.